Amen. So kung nabuklat nyo na ho, tayo ho'y tumayo at basahin ho muna natin yung mga versikulong ito. So salitan ho tayo, ano? Una ho ako sa verse 8, kayo po ang susunod at sa verse 13, tayo po'y sabay-sabay na magbabasa. So kung nandyan na ho kayo, sa babasahin ko, verse 8 ako. Ang sabi niyo dito, then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Verse 12, but Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun altogether. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. Tayo'y muna'y manalangin. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyong harapan. Kinikilala ho namin ang inyong kapangyarihan ang dapat kumilos sa amin sa gabing ito. Nawa Panginoon, dalangin ho namin kayo ang manguna, kayo ang pumagitna, kayo ang maging sentro ng aming pananambahan. At Panginoon, anuman yung mga bagay na dapat isang tabi ho muna namin ay maalis at hindi makagulo sa aming mga isipan. Dalangin ho namin na sa oras ito, kayo ang siyang manguna, kayo ang siyang kumilos, at kayo ang aming patuloy na mapapurihan at may dakila sa aming pag-aaral na inyong mga salita. Maraming salamat ho. In Jesus' name we pray. Amen. Makakapuno ho kayong lahat. Matagal na ho din nakakarinig ng message patungkol dito sa kwentong to. Kasi yung last time na nakarinig ho ng message patungkol dito, ano yun eh? Pastor's sabbatical din. At meron tayong speaker nun na pastor. Isa sa mga estudyante ni Papa. Ayan. Nakalimutan ko din yung pangalan eh, pero may guest speaker tayo that time. At yung pinapoint out niya dito ay kung paano si Aaron at si Hur sumuporta kay Moses doon sa top ng hill. So yun yung patungkol sa pastor. Ngayon, hindi yung patungkol sa pastor ang ating pag-uusapan. Pero dito rin no, same text. At dito sa mga verses na to, sinabi niya na ang mga Israelita ay may nakasagupa. Sila ay may nakalaban, may nakaharap po sila. Ano ho? By this time, sila ay nagka-camp dito sa lugar na tinatawag na Rephidim. Dahil nung mga kapanahon ng ito, sila pa lang ay nagbabiyahe. Alam naman ho natin, di ba, yung sa wilderness, sila ay naglalakbay nung sila ay kinuha ni Moses dito sa Egypt at dadalhin sa Promised Land. Ngayon, dito sa kanilang paglalakbay, habang sila ay nakakampo dito sa Rephidim, dumating itong mga Amalekita o mga Amalekites. At sila ay susugurin. So syempre, kung ikaw ay susugurin at ikaw ay papatayin, gusto mo ba na walang mangyayari at wala kang gagawin? Hindi na hong pwede. Diba? Alam mong pupuntahan ka at sasaksakin ka. Anong gagawin mo? Syempre, didepensa mo ang sarili mo. So sa pagkakataong ito, ang sabi ni Moses, pinatawag niya itong si Joshua, sabi niya, Joshua, magtipong ka ng mga tao at pagkatapos mo silang tipunin, kayo ay makikipaglaban sa mga Amalekita, sa mga Amalek o Amalekites. At sa pagkikipaglaban nyo, ako'y tatayo doon sa tuktok ng bundok
at aking, ang sabi niya dyan? With the rod of God in mine hand, ako'y tatayo doon kasama ang baston, ano, ng Diyos sa aking mga kamay. So, ganun nga yung nangyari at ginawa ito. Nagtipon na itong si Joshua ng mga tao. Sila ay dinamitan, inayusan ng mga kagamitan na panglaban. At sila ay pumunta doon sa gera, doon sa labanan. At sa kanila pagpunta doon, etong si Moses, siya ay tumayo doon sa tuktok ng bundok at kanyang itinas ang kanyang mga kamay. Ngayon, ang nangyayari ito, habang nakataas ang kanyang mga kamay, sila ay nagwawagi o sila ay nananalo sa laban. Ibig sabihin, yung mga kalaban ay naitutulak nila at dahan-dahan nilang natatalo. Pero habang siya ay nangihina at nanglalambot, siyempre, sino ba namang hindi mangangalay doon? Bumababa ang kanyang mga kamay, nananalo naman yung kalaban. So, ang pinaka-option niya para manalo sila, kailangan nakataas pa rin. Manatili pa rin nakataas, bawal bumaba. Eh, dahil nga, bigat na siya, ayon doon sa verse 12. But Moses' hands were heavy. Dahil bigat na siya, etong si Aaron at saka si Hur lumapit. Kumuha sila ng isang bato, inilagay sa likuran nitong si Moses, at pinaupo. At habang nakaupo itong si Moses, nakataas ang kanyang mga kamay, etong dalawa, sila yung tumayo doon sa tabi at sila yung kumapit o yung humawak doon sa kamay para manatiling nakataas. Kasi bawal bumaba eh. Pag bumaba, matatalo sila. So sa madaling storya, nagwagi sila sa laban. Nanalo sila. Ngayon, dito sa kwentong ito, may nais ko akong i-share sa bawat isa. Nais kong mapakinggan ng bawat isa itong bagay na ito. Title ng ating mensahe ngayong gabi ay Heavy Hands. Mabigat na kamay. Kasi sinabi natin sa Tagalog, mabigat na kamay, nananakit eh. Pero heavy hands, mabigat na kamay. Base ho yan doon sa sinabi sa verse 12 nung kay Moses, but Moses' hands were heavy. Ngayon, ano yung makikita ho natin dito sa kwentong ito? Ano po ba yung meron dito sa kwentong ito? Ang buhay ho ng isang individual, eh natural na na may problemang dinaranas, kabigatan. Hindi naman ho nawawala yung kabigatan sa buhay natin eh. Darating at darating yan, may mga pagsubok o ano bang mga bagay kang daranasin dyan? Bata ka man, matanda ka man, ikaw man ay young adult, o kaya ikaw ay youth, ikaw ay mag-aaral. Lahat po tayo dumaranas ng problema. At sa mga problemang itong ating binubuhat, nahihirapan yung kamay natin. Nahihirapan itong buhatin, ngayon ikaw yung pipili. It's either bibitawan mo, o bubuhatin mo pa rin. Ngayon, alam nyo, dito sa sitwasyon ni Moses, maraming bagay tayong makikita dito na kung saan, pwede niyang gawin eh. Pwedeng bumitaw siya, pwedeng umalis na siya, pwedeng ibaba niya na yung kamay niya, kasi mahirap na eh. Sino ba namang kaya sa atin na itaas mo yung kamay mo ng magdamagan? Mahirap yun. Oh, kayo kaya, sa tingin nyo, gano kayo tatagal kung itataas yung braso nyo, yung mga kamay nyo? Hanggang ilang minuto kayo? Tatagal ba kayo ng 30 minutes na nakataas yung kamay nyo? 5 minutes ka pa nga lang na ganyan, nahihirapan ka na eh. Wala ka pang hawak nun, ha? Si Moses, daladala niya yung baston ng Diyos eh. Sabi doon sa verse 9. Mahirap. Mabigat. May laman ka man, may hawak man yung kamay na yan o wala, mabigat. Habang tumatagal, umihirap. Habang tumatagal, mas nabibigatan na yung mga kamay. Hanggat sa darating na lang ang oras, pag hindi mo na kaya, talagang nangangalay ka na,
ibababa mo na lang. Bakit? Pagod ka na eh. Hindi mo na kaya eh. Pero alam nyo, ang buhay, bagamat dumarating ang mga bagay na yan sa buhay, dapat to eh, hindi ka sumuko. Yan lang, yan naman lagi yung ating ano eh, yan naman yung lagi nating sinasabi sa kapatiran pag may problema eh. And tingnan nun natin. Sabi niya, there will come a time in our lives that we would experience this kind of hands. Mabigat na kamay. Hands that are heavy due to the weight of our problems. Pag dumating yung problema sa buhay mo, napakabigat yan eh. May mga problemang magaan lang, madaling solusyonan. May mga problema kang daranasin na napakabigat naman. Na kahit anong buhat yung gawin mo, talagang hindi kaya. There will come a time na maliban sa problema, mapapagod ka sa buhay. Madalas naririnig ko yun sa mga telenovela. Pagod na sa buhay. O kaya naman sa mga taong, ano, yung pakiramdam nila, yung buhay nila, ikot-ikot lang. Yung walang nagbabago, walang kulay yung buhay, pagod na sa buhay. Marami pang iba. Ngayon, pag dumating ang mga bagay na to, sa buhay ng isang individual, what matters is what you have learned or what you will learn from it. Matututo ka ba pag dumating to? Mananatili ka bang matibay pag dumating to? Mananatili ka bang matatag pag nangyari na to sa'yo? Magpapatuloy ka ba pag ito ay nangyayari na sa'yo? O ikaw ay hihinto na lang? Yan o yung mga katanungan. Now, there are three things that would help when our hands are heavy. Tatlong bagay na kung saan makakatulong sa isang individual pag ikaw ay nabibigatan na o pag ang problema ay dumating na sa iyong mga kamay at ikay nahihirapan na. Now, tingnan nun natin yung mga nasa verse. Nice kung makita ng bawat isa dito sa verse 11. Ang sabi niya ho dyan, and it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. Ano ho yung mapapansin natin sa verse na ito? Tingnan niyo ho. Kuwari ako si Moses. Tinaas ko yung kamay ko. Nanalo kami. Nananalo kami sa laban. Binaba ko ang kamay ko. Natatalo naman kami sa laban. Kung mapapansin nyo, ang panalo nila nakasalalay sa kamay ni Moses kung nakataas o nakababa. Ngayon, tanungin ko kayo, pag may gera ho at tinaas yung kamay nyo, mananalo ho ba kayo o hindi? Anong ibig sabihin pag sa gera nakataas ang kamay? Sumusuko ka na. Tama? Pag tinaas mo yung kamay mo sa gera, yung dalawang kamay mo, sumusuko ka na. Pag nagtaas ka ng banderang puti, sumusuko ka na. Yan ang ibig sabihin pag ang kamay mo nakataas sa gera. Pero pansinin nyo dito, iba yung sitwasyon. Hindi ibig sabihin ng pagtaas ng kamay ni Moses ay sumusuko sila. Ano ho yung nangyayari dito? Ano yung kumikilos dito? Yun ho yung titignan natin. Dito ho sa sitwasyon na to, nakataas ang kamay ni Moses dahil pag nakataas ang kamay niya, ang kapangyarihan ng Diyos kumikilos. Yun yung pinakarason kung bakit nakataas ang kanyang kamay. Bakit? Sa oras na kanyang ibinaba ito, talo sila. Parang baliktad, no, brother? Hindi ho natin alam, ganyan kumilos yung Diyos eh. Sa hindi mo inaasahang paraan.
Pero yun yung nangyayari eh. Sa tulong ng Diyos, kaya sila nananalo. Pero ang kondisyon, itaas mo ang iyong kamay. Ngayon, number one na gusto mong makita ng bawat isa, pag dumating sa buhay ho natin ng mga pagkakataon na to na kung saan napakabigat ng iyong mga binibitbit at dinadala, number one ho, ang unang makakatulong lamang sa iyo ay ito, the power and glory of God. Ang number one na makakatulong sa atin sa mga pagkakataon na kung saan tayo ay inaatake ng kalaban, tayo'y dumaranas ng kabigatan, tayo'y dumadaan sa mga problema sa buhay, tayo'y nahihirapan sa mga pagkakataon na dumarating sa ating buhay, kailangan makita ho natin ang kapangyarihan at glorya ng Diyos sa ating buhay. At ganyan din ho yung pinapakita ni Moses dito. Hindi dahil may kapangyarihan si Moses, kaya sila nagwawagi. Hindi dahil may magic si Moses. Bagkus dahil sa kamay na ito na kanyang itinataas, kumikilos ang Diyos. At ang Panginoon ang dapat mapansin. Bakit? Alam niyo, sa gera, kailanman, wala kang makikitang tao magtataas ng kamay hanggat may pag-asang lumaban. Pero dito, makikita mo na ang Diyos kumikilos. Ano? Parang sinasabi ni Moses dito eh, Panginoon, isinusuko ko sa inyo ang laban na to. Ha? Para sa Panginoon yung laban na yon. Panginoon ang gagawa sa laban na yon. Ano? Alam niyo, sabi niya, we need to seek for God's power. The power of God to help us all throughout and the presence of God to work in us and through us. Kikilos yung Panginoon sa buhay mo sa kanyang kapangyarihan. It is what we need to help us to relieve us from all the weight and the stress we are having. The more we seek it, the more we seek the power and the glory of God, the less our hands would weigh. Pag mas sinahanap mo yung kapangyarihan ng Diyos na kumukuha o gumagawa sa buhay mo, the more na sumusuko ka doon sa kapangyarihan ng Diyos, the more na ibinibigay mo lahat sa Panginoon ang iyong problema, the more na gumagaan. Pero the more na binibitbit mo ang iyong problema, the more mo na rin na mararamdaman mo yung kabigatan ng problema. Ano? Kailangan no, maintindihan natin to. Bakit? Sa panahon natin ngayon, marami hindi naintindihan to eh. May narinig ako. Anong gagawin ng panalangin mo? May mga tao kayo maririnig ganyan magsalita. Kahit manalangin ka dyan, walang mangyayari sa problema mo. Bakit nasasabi ng tao yung ganyan? Kasi yung tiwala nila, wala naman sa Diyos eh. Alam nila yung Diyos, kilala nila yung Diyos sa pangalan, pero hindi nila naiintindihan kung gaano yung mga kapangyarihan ng panalangin. Anong magagawa ng panalangin mo? Eh, maririnig kang ganyan. Pero tayo naiintindihan natin, tayong mga mananampalataya, alam natin sa ating mga sarili na pag ang Panginoon ang kumilos dyan sa iyong dinadala, mapapawi lahat, maaayos lahat. Kasi sa Panginoon tayo nakasalalay ng ating pag-asa. Ano? Now, hindi natin alam kung kailan dumarating to. Marahil siguro yung iba dito ay nakaranas na nito. Marahil siguro ang iba sa atin, dinaranas pa lang ito. At marahil siguro ang iba sa atin, hindi pa dumaraan dito. Pero pag dumating ito sa ating buhay, ang dapat matutunan natin at makita natin na ang Panginoon dapat palagi muna. Panginoon muna. Bago ibang bagay, Panginoon muna.
Bakit? Panginoon yung tutulong. Panginoon yung gagawa. Panginoon pa nga lang, sapat na eh. Basta yung Panginoon ang mauuna. Ano? Wag usanan natin gawing ugali na kung saan, pag may problema lang din, doon tayo lumalapit sa Diyos. Usually kasi ganyan yung nangyayari eh. Pag bumagyo, binaha yung bahay, tinangay lahat ng gamit, sa bubong na lang nakatayo. Panginoon, tulungan nyo kami! Nung wala ng bagyo, nanalo sa loto, ang tuwa-tuwa, wala na yung Diyos, hindi na napansin. Oh, wala ng thank you, Lord. Nung nandun siya sa kalagitnaan ng bagyo, Panginoon, 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 Panginoon. Nung wala na yung bagyo at naging maganda na yung buhay, naging masagana na, wala ng Panginoon. Kadalasan, no, ganyan yung mapapansin mo. Napapansin lang yung Diyos pag may bagyo. Napapansin lang yung Diyos pag may kahirapan. Mapapansin lang yung Diyos pag may pinagdaraanan. Pero pag walang pinagdaraanan, hindi naman nakikita ang Diyos. Hindi naman napapansin ang Diyos. Hindi naman, hindi mo maririnig sa bibig niya yung Panginoon. May mga ganyan. Huwag sana ho tayo maging ganun. Hindi tama yan. Bakit? Sa atin, ang turo ng Biblia, the closer you are with God, the better. Pag mas malapit ka sa Diyos, mas maganda. Na nagpapakita lang at tinutukoy lang nito, dapat lagi-lagi lumalapit ka sa Kanya. Bakit? Paano ba tumitibay ang relasyon ng dalawang individual? Hindi ba't pag lagi silang magkasama? Hindi naman titibay ang relasyon ng dalawang tao kung hindi yan magkasama eh. Kung walang connection sa dalawang yan eh. Pero the more na may connection sa dalawa, the more na tumitibay. Even dito sa ating simbahan, kung wala tayong connection sa bawat isa, hindi tayo nag-uusap-usap dito, hindi tayo nagpapansinan dito, hindi titibay yung relasyon natin dito. Magiging kumari mo ba si Kumari Dolor kung hindi mo yan pinansin? Hindi naman o, di ba? Magiging kumari mo ba si Kumaring Josie kung hindi mo pinansin? Hindi. Pero ngayon, tignan mo, kumari na yung tawag mo. Hindi na nga sister eh. Mars. Oh, may kanya-kanya ng tawagan. Bakit? Lagi kayong nagsasama eh. Di ba? Sa Panginoon, ganyan din. Kung ang Panginoon, hindi mo laging kasama at hindi ka laging kumukonekta sa Panginoon, paano titibay yung relasyon mo? Hindi, di ba? Kaya ho, yan yung tinuturo ng salita ng Panginoon na to. Na napakahalaga ng Panginoon sa mga pagkakataong nangyayari sa ating mga buhay. Higit sa lahat, pag ikaw nabibigatan ka na yung Panginoon, dapat kasama mo. At matibay ang relasyon mo sa Kanya. Bakit? Pag hindi matibay ang relasyon mo sa Panginoon at dumating yung problema sa buhay mo, nako, yari ka. Ikaw yung kawawa, hindi ibang tao. Bakit? Hindi mo mararamdaman yung presensya ng Diyos. Kung mapapansin nyo sa Psalms, pag binasa nyo yun, may mga statement doon na sinasabi si David na, Panginoon, bakit ka lumayo sa akin? May mga mababasa kang ganun eh. Yung nagtatanong si David, bakit yung Panginoon ang layo niya sa kanya o Panginoon lumayo sa kanya? Oh. Pero binabawi naman ni David yun pagdating sa mga susunod na verses kasi papakita niya na yung Panginoon hindi naman lumayo. Kumbaga may tanong lang. Ano? Paano kung sa'yo mangyari yan? Magtatanong ka, Panginoon, bakit ka lumayo sa akin? Wala kang pangbawi. Ikaw yung kawawa. Kaya ho, dapat kilalanin ho natin ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat ang presensya ho ng Diyos palagang na sa ating mga buhay. Ano? At siya, no, ang meron dito na pinapakita ho ni Moses. Ano? Tingnan natin. Pansin ninyo yung 2 Corinthians 12:10. Ito kay Apostle Paul to. Siya ang nagbigay ng mga salitang ito. Siya ang nagbitaw nito. Pero alam nyo, ganito ito eh. Ito yung dapat na binibitbit ng bawat isang mananampalataya. Na ano?
Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. Natutuwa ako. Ako ay nagagalak pag ako'y nakakaranas ng mga bagay na to. Sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga naninira, sa mga nagbibitaw ng mga salita na hindi magaganda. Ako'y natutuwa. Bakit? Nasa Panginoon ako eh. Bakit? Kung kailan ako mahina, doon ako mas lalong pinalalakas ng Diyos. Ang ibig sabihin niya doon, kung kailan ako mahina, doon ko nakikita ang kapangyarihan ng Diyos, kumagalaw, kumikilos. At yan ho dapat ang meron sa bawat buhay ng mananampalataya. Kung kailan ka nanghihina, kung kailan ka nabibigatan, kung kailan ka nahihirapan, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos kikilos. At ano, lahat ng problema mo mapapawi na lamang. Ano? Punta ho tayo sa susunod. Ano pa yung makikita natin dito sa kwentong ito? Sa verse 12, pansinin nyo ho. But Moses' hands were heavy. Mabigat na ang kamay ni Moses. And they took a stone. Sino yung day na to? Sino yung nagpaupo kay Moses sa bato? Si Aaron at si Hur. Ano? And Aaron and Hur stayed up his hand. Sino yung tumulong sa kamay ni Moses? Si Aaron at si Hur. The one on the one side and the other on the other side. And these hands were steady until the going down of the sun. Si Aaron at si Hur ang kasama ni Moses. Number two, brother or sister's support. Ang suporta ni kapatirad. Ang suporta ni kapatid. Punta nga tayo dun sa Acts 20:35. Ipasinag mo nga dyan. Acts 20:35. Okay, ang sabi niya dito, I have showed you all things so that so laboring ye ought to support the weak and to remember the words of the Lord Jesus. How he said, it is more blessed to give than to receive. About sa giving you ito. Now, giving support sa bawat isa. Ang pagbibigay ng suporta sa iyong kapatid. Di ba ho, may kasabihan tayo? Ang sabi dito sa isang quote, no man is an island. Ano ba yung isla? Nag-iisa. Nakahiwalay.